gumagawa naman tayo ng ano, binhi ng kabuti. Gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano gumawa ng binhi ng kabuti. Ito po o, yung ginawa kong dahon po ng saging na tinagtad ko. Ito. Ito. At saka ito po, yung nakasapong dito pa. Ito. Pero mamaya ito. At tapusin po na lang itong nakalagay sa planggana. At saka, ano, tubig na linagyan ko rin ng dalawang dakot na abono. Abono dito sa dalawang dakot lang. Ay, nilagay ko dito para matunaw. Pagkatapos, ilagay natin dito. Kunti lang. Hindi masyado, ha? Hindi masyado. Kunti lang. Basta mabasa lang yung dahon. Katamtaman lang. Kasi nung masyadong basa, hindi po gagapang yung ano, amag niya. O, ganyan lang, o. Halo-halo nyo lang ganito. Ganito lang. Sundan nyo lang ako para makita nyo at gagawa rin kayo ng ano, binhi ko ng ano, kabuti. Ang kabuti kasi napakasarap na ulam. Kaya damihan natin ng kwan. Gumawa ng binhi. Kung gusto nyo naman, bumili ng no, ng binhi sa akin. Meron pa namang available. Yung isang ganito po. Ang isang ganito, isang pack, ang pagbenta ko nito ay 80 pesos po. Kasi yung isa, yung 80 pesos mo mag triple pa. Pag harvest ka na, yan mo makikita kung gaano karami ang bunga ng kabuting saging. Kung maliit lang ang tatariman mo, siyempre maliit naman ang ano mo, yung anihin mo. Pag malaki, mas malaki ang anihin mo. Yung isang plot kasi yung ginawa kong 7 meters na ilagay ko doon, bali apat na ganito na ilagay ko, yung 7 meters. Tignan niyo lang sa ano, video kung paano magtanim ng ano, kabuting saging para makita niyo. Kung gusto niyo nung namang bumili sa akin, nandito kami sa ano, sentro 1, harap mismo ng ano, town hall natin. Kung gusto ninyong bumili sa amin, sa hanapin niyo lang si ano, si Sir Alex Udani. Nandito lang kami sa likod, tabi ng bahay nila. Magkakatabi kami. Kung gusto ninyong bumili po, 80 lang po ang isang piraso ng ganito. Yan lamang po. Sige. Sana makatulong din ako sa inyong lahat. Magtutulungan tayo. Wala namang iba kundi magtutulungan ng mga kababayan. Ito po yung plastic na paglalagyan natin. Ito ang size nito ay 7x12. Ganito po ang paglagay. Ganyan lang po. Oh. Ganyan lang po. Paglalagay natin. Medyo siksik lang ng konti. Hindi naman masyado para mabilis tumakbo yung amag niya. Sandali lang po, kukunin ko yung lalagay natin na mother's spoon nito. Sandali.
Ito na po ang itra-transfer natin dito. Ito na po. Yung isang ganito, bali 10 o 12 pack ang malalagyan ng isa ng ganito. Kasi ito, ready na sa planting, pero gagawin ko na lang mother spawn. Ilalagay ko sa mismong taas niya. Bali ito, F0 po ito. F0, magiging, yung transfer natin dito, magiging F1. Yan po, tignan nyo, napakaraming ano, mga sapot-sapot niya. Punong-puno na hanggang sa pit niya. Ito po. Ten or 12 pieces po ng isang ganito. Isang ganito po. Lagyan ko lang ng ano ng ganito para hindi sumingaw yung ano niya, para hindi masyadong mabawasan yung ano, yung dahon natin, para mamaya na lang ipapay na lang natin pag nalagyan na tayo ng lagyan ng mother spoon niya. Ito ang gagabitin natin, stapler po, kahit anong size, anong gusto niyo. Okay lang, basta may stapler lang natin. Ito po yung nagawa natin na substrate. Bale, 2, 4, 6, 8, 10.
12, 14. Kasi yung isa, ito yung itra-transfer natin dito. Lulutuin natin ito ng 4 na oras. 4 na oras, i-steam natin ito. Bago i-transfer. Bago, pagkatapos maluto, ipapalamig. Kung damag, bukas tra-transferan natin ito. Ito ang itra-transfer namin. Bukas. Ito ang puno-puno na, ang ganda-ganda, ang daming amang usapot.